ito, lumalabas yung cooling water. Kasi ano ito, peninsula. Kasi ano ito, peninsula ito. So merong merong cove doon sa kabila. Doon ang pasok ng cooling water, dadaan sa planta, tapos lalabas dito, mainit-init na, maaligam-gam na. So, para hindi maghalo yung one tsaka cold, kaya dito pinapalabas. Ah, dyan pala pinapalabas. So, ang pangalawang nuclear plant is, nakita niyo yung kalsada niyan, itong site na ito. Pangalsan, pangatlo, tapos ang kasya na ito. So yun guys, papasok na po tayo sa planta. Kasama po natin si Congressman Cuangco. Papasok po sa planta guys. Tara, samahan nyo kami siyempre. Pasok na tayo guys. Ayan. Ito na nga, entrance na nga ito guys. Sige, papasok na tayo mismo sa plant. Dito na tayo sa loob. Ayan. Dito tayo sa loob ng nuclear power plant guys. Kaya papasok pa tayo kung saan pa tayo dalhin ni Congressman Cuangco. Tara, samahan nyo kami guys. Talang buhay ko guys, ngayon lang tayo makakaranas nito, makapunta dito. So, nakaka-proud na isa po tayo sa mga nag-cover dito para makita ang nuclear power plant. How many megawatt? Kasi ang mga bago ngayon na binibenta ng Westinghouse or ng KHMP is 1,000. 1,000 each. APR 1,000. Yung binenta sa United Arab Emirates is APR 1,400. 1,400. Pero meron silang ginagawang mas maliit, which is the APR 1,000, which is mas bagay sa atin. Or pwede rin AP 600, right? So halos kasing laki nito na brand yung Westinghouse. Tatlo, 6, 12, 18, 24. Total of 2,400. Dito pinapabit yung emergency diesel generator, itong dalawa. Kinahoy nila, dinala nila sa SPAG area. No? Anyway, pwede naman bumili ng bago. Ito yung nasa basement doon sa Daiichi, yung nalulod. O, yung kalsadang yan, 19 meters yan above sea level. Right? So yes. Kung dyan pa lang, yung tsunami na tumama sa Daiichi, ni hindi mababasa yan. Right? At saka kung pumasok man ang tubig dito, madaling makalabas. Hindi ka tulad nung nasa swimming pool. Yes. Hindi na makalabas yung tubig. Oh. Malaking diferensya. Yung puntasyon ng number 2 nandyan na. Dyan sa kabila ng pader. Right? So, yun ang pinaggastusan na rin nung araw. Pero hindi na yan magagamit. Papatungan na lang yan kung sakali. Ang civil works ng isang nuclear plant is 60 to 65% of the total cost of a nuclear plant. Kaya hindi biro yung ginastos dyan sa pundasyon. Sa
kung makapasok ka talaga, malaki naman pala yung mga ito. Papasok na tayo sa loob, guys. Wow, yun. Dito pala yun. Ang linis, guys. Wow. Ang linis pa pala yun. Tinan nyo naman, oh. Dito nagsusot sila. Dito nagsusot sila dyan. Avengers. Dito ba? Ganitong kahit anong thermal plant ang pinasok mo, whether it's coal, gas, geothermal, biothermal, ang unang-unang kailangan mong gawin is tanggalin mo yung mineral sa tubig. Alam nyo ba pag nagpapakulo kayo ng tubig sa takuri, di ba after a while, may minerals doon sa ilalim ng takuri na parang bato, tumitigas. Pag yun nag-coat doon sa mga tubo ng planta, ng boiler, babara na yung planta. So kailangan mong tanggalin yon bago mo gamitin yung tubig. So ang first step ng lahat ng planta is water treatment. Ito yun. Ito water yan ang control. Ito yung water treatment, no? Deionizer to, tinatanggal yung calcium, yung silica, lahat ng pwedeng mag-coating doon sa steam generator, tinatanggal ito. So, pure water ang pumapasok sa planta. Yung pure water na yung paingot-ingot na yun. Hindi na pupunsumo yun. So, ang thinking ng iba, nakukonsumo yun, hindi pa ikot-ikot lang yun. Yung guys, grabe guys. Ang lupit pala talaga guys. Ano, kita naman natin, no? Bagong-bago pa yung mga gamit, o. Oh. Ayan guys, grabe. Ang ito pa, o. Oh. Ayan, tingnan nyo guys, o. Oh. Talagang ano pa, ilang years na makalain mo yan. Talagang high-tech yung mga gamit dito. High-tech ka rin. Bro, nyo, ilang years na. So kung pinabayaan ito, guys, sigurado. No? Sigurado talaga. So, siguro nagdami ng lawa-lawa rito sa loob.